Hello fellow teachers, welcome po muli sa aking channel. Kung bago po kayo dito sa aking channel, maaari po ninyong i-click ang subscribe button at notification bell upang ma-update po kayo sa mga susunod na video na aking gagawin. Ayon sa DepEd, wala raw munang periodic exam para sa mga mag-aaral ngayong taon. Ang tanong natin ngayon ay, paano natin i-assess ang ating mga mag-aaral kung walang periodic exam? Ipagpatuloy lang po natin ang panonood dahil iyan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano natin maaaring isagawa ang summative assessment na kinabibilangan ng written work, performance tasks, at quarterly assessment ngayong new normal. Tatalakayin din natin kung ano-ano ang mga posibleng mangyari ngayong inanunsyo ng DepEd na tatanggalin muna ang periodic exams. Matatandaan na isinulong ng isang grupo ng mga guro ang paggamit ng pass or fail na grading system ngayong may pandemic. Ngunit, ito ay hindi sinang-ayunan ng DepEd. Ayon nga kay Department of Education Undersecretary Diosdado San Antonio, isa sa mga dahilan ay magiging karagdagang gawain lamang ito para sa mga guro. Sa makatuwid, gagamitin pa rin ng mga guro ang dati nang ginagamit na grading system. Ayon nga po sa balitang ito ng Manila Bulletin, the Department of Education on Monday maintained schools will still use the existing grading system this upcoming school year. At binanggit din kamakailan sa isang interview sa telebisyon ni Yusek San Antonio na hindi muna gagamit ng periodic exam ngayong may pandemic. Aniya, layunin itong maiwasan ang posibleng pandaraya sa pagsusulit. Sa halip ay, plano nilang mag-focus muna ang mga estudyante sa mga written outputs at performance tasks. So kung susumahin natin, sa ngayon habang ginagawa ko ang video na ito, ang gagamitin nating assessment sa ating mga mag-aaral sa DepEd ay ang dati nang ginagamit, ngunit walang periodic exam. At ito ay nakapaloob sa DepEd Order No. 8, Series 2015, na pinamagatang Policy Guidelines on Classroom Assessment for the K-12 Basic Education Program. Ito ang tinutukoy na kasalukuyang ginagamit sa lahat ng public elementary at secondary schools. Nakapaloob dito kung ano ang classroom assessment, kung ano ang dalawang uri ng assessment. Natalakay na po ang mga ito sa nauna kong video. Kung nais po nating panoorin ay pakiclick lamang mamaya ang link sa dulo ng video na ito. Pagtutuunan natin ng pansin ngayon ang summative assessment na magiging batayan ng pagbibigay ng grado sa mga mag-aaral. Ito ay kinabibilangan ng paggawa ng written works, performance tasks, at quarterly exam o periodic exam na ayon sa DepEd ay tatanggalin muna ngayon. Ngunit, mawawala nga ba talaga ang quarterly exams? Sa katunayan, malaking porsyento ang quarterly assessment sa pagkuha ng grado ng mga mag-aaral. Narito ang dalawang posibleng mangyari. Palala lang po, ito ay opinion ko lamang. Kung tatanggalin ang quarterly assessment, ang 20% na para sa quarterly assessment ay maaaring hatiin sa written at sa performance tasks. At ang isa pang posibleng mangyari ay ang pagtanggal lamang ng objective type of test o ang pen and paper test at gagamit ng performance-based assessment para sa quarterly exam. Ngunit kahit ano pa mang mangyari, ang bottom line ay pinakamainam nating gamitin bilang summative assessment ay ang performance tasks o performance-based assessment. Dahil kung ang nais talaga nating mangyari ay maiwasan ang posibleng pandaraya, mas epektibo talaga ang performance tasks. Narito po ang ilang mga written at performance tasks na maaaring ipagawa sa ating mga mag-aaral ngayong new normal. Ito po ay listahan lamang po ng maaari nating gamitin pagdating sa summative assessment.
Depende pa rin po sa atin kung alin po sa kanila ang nababagay sa ating klase at sa modality na ating gagamitin. Para po sa languages na kinabibilangan ng English sa Filipino, para naman po sa mathematics, ang mga ito naman po ang maaaring gamitin sa science. Para naman po sa araling panlipunan, at ang mga ito naman ang para sa edukasyon sa pagpapakatao. Para sa music, sa arts, at sa physical education at health. Ang mga ito naman po ay maaaring gamitin sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan o technology and livelihood education. Dumako naman po tayo sa paggamit ng portfolio assessment. Ang portfolio assessment ay maaari nating gamitin pamalit kung sakaling ang tatanggalin sa quarterly assessment ay ang pen and paper test lamang. Ngunit kung hindi naman po, maaari pa rin naman nating gamitin ang portfolio assessment bilang isa sa mga summative assessment ng ating mga mag-aaral. Sa paggamit nito, maaari nating ipagawa sa ating mga mag-aaral ang pag-iipon ng kanilang mga output, mapa-written man o performance. Depende po kung ang mga ito ay maaaring ang ilagay sa kanilang portfolio. Dahil ang portfolio po ay maaaring hard copy at saka electronic copy. Hard copy para sa ating mga mag-aaral na nag-aaral sa modular. Electronic naman para sa mga nasa online. Mahalagang paalala lamang po pagdating sa paggawa ng portfolio. Ang paggawa ng portfolio ay hindi lamang po basta compilation ng mga gawa ng ating mga mag-aaral. Mainam sa paggawa ng portfolio ay ang pagbabahagi rin ng mga mag-aaral ng kanilang mga ideya sa pamamagitan ng paggawa ng reflection sa bawat output na gawa nila. Mahalaga rin po ang pagbibigay ng rubric bago sila mag-umpisa. Ang rubric ay maaaring naihanda na ng guro, at maaari namang kasama natin ang mga mag-aaral natin sa paggawa nito. Ito po ang halimbawa ng scoring rubric para sa portfolio assessment. Mayroon po itong mga bahagi. Nandyan ang activity or task, objectives, nandyan din ang descriptions of the task, nandyan din ang criteria and indicators, kasali dyan ang timeliness, portfolio content, reflections content, at saka yung visual appeal. Depende rin po sa atin kung ano yung mga gusto nating i-assess sa mga portfolio ng ating mga mag-aaral. Dito sa rubric, nandyan din ang score ng mga mag-aaral at saka level of performance. At nasa loob din ito ang mga descriptors for performance levels. Ito na po yung maaari natin gamitin scoring rubric para sa portfolio
assessment. Hanggang dito na lamang po ang ating talakayan ngayong araw. Tandaan po natin na mawala man po ang periodic exam ngayong taon, gagamit at gagamit pa rin po tayo ng assessment, at isa na po dito ang performance-based assessment na kinabibilangan ng portfolio assessment. Maraming salamat po, fellow teachers. Kung mayroon po tayong natutunan mula sa video na ito, maaari po sana ay pakiclick ang like button at pakiclick na rin po ang subscribe button at notification bell upang ma-update kayo sa mga susunod na video na aking gagawin. Paalam po at God bless po sa ating lahat.